Meteor Espada. Mga ka-Jordy, kanina nag-unbox ako ng, bumili kasi ako ng rice cooker. Online lang. Tapos dumating na yung in-order ko is the itang. Balak ko siyang lagyan ng kamati, sibuyas, etc. Ricardo. Tapos parang pinaputok sa dahon ng saging kasi sana ako mangunguha ng dahon ng saging. Well, anyway, diskartehan mamaya imbis na saging. Siguro aluminum foil na lang. Tapos binigay na yung 1K sa barangay. Yay! Tapos, ayun. Kanina na naman, bago ko pumunta, papunta ako doon, tinawag pa lang ako na pwede na daw pumila. Bigla na naman ang lambot yung mga binti ko. But I have to fight it out kasi hindi pwede ganito ako. Ano pa naman? Pwede ba naman yun? Hindi pwede, syempre. Kinalabanan ko to. Ayun, nakalabas naman ako. Medyo inaatake-atake doon na gusto niyang manlambot. Kinukontra ko, nagbasa ako ng mga nakikita kong pwedeng basahin. Sinaulo ko yung mga listahan ng barangay kagawa habang nakapila. May social distancing pa rin naman. Hindi nagsisiksika yung mga tao. Orderly naman. Nakakatuwa pa nga yun kasi doon sa listahan ng alphabetical order, yung pangalan ko yung pinaka nakalagay doon sa table number 5 sa Tulina. Bumbuo pangalan ko ng katawa. Hindi pala ako maliligaw. Ngayon, balak kong linisin yung ibang parts ng bahay. Paunti-unti lang, naumpisa ko na siya kanina. Yung ilalim ng lababo, tatapon na yung mga lumang mga gamit. Kaya yung lumang rice cooker na nakakatakot na itsura, gusto niyo makita? Kukunin ko, wait ha. Itong mga na-collect ako, itatapon, nakatago, wala naman tong silbi na, pero alam ko kasi ito eh. Kaya alam nasira na, kinukuskus kasi ng mga mababait kong anak. Itong ginagamit namin, maraming salamat sa inyo. Sa maraming taon na pinagsamahan, tinan nyo, naibababa pa naman siya. Naibababa pa, okay po siya, working po siya, kaya lang nakakatakot na itsura, baka makuryente pa kami nito. Tapos ito naka-fix na kasi nabasag. Ano ba tatak nito? Nababasag siya kaagad. Ano ba tatak mo? Eureka. Malutong yung mga plastic. Nababasag siya kaagad. Yan, ang mga nakuha ko. Ito, matagal na pala yung nakatago. Buo pa naman siya, pero pangit na ito. Kaya, yan o. Baka ipamigay ko na lang to dun sa magkukolekta na basura. Ito, butas na to. Alam ko, eh, butas na to. And then this one. Mga kalawang-kalawang na. Ito, baka pinag-iisipan ko pa, baka gawin ko na lang siyang taniman. Aso, bubutasan ko na lang siya ng totoong butas. May butas na kasi favorite ko to. Betty Crocker to eh. Bigay sa akin ni Mamsi, pero pwede na rin. Marami na rin kami taong pinagsamahan. May mga konyat na rin kasi. So, ayan. Mamaya, samahan niyo ako, magluluto ako ng tanghalian natin. Okay. Alam niyo ba mga ka-journey na ang sibuyas, pag kinat mo daw itong pinakaputan, dun ka mag-uumpisang manghapdi ang mata. Tatry ko ngayon kung totoo. So, ayun nga mga ka-journey. Kapag ka nag-aano ka daw ng sibuyas, pag tinanggal mo yung pinakapot niya, yung dito sa pinaka-bottom, di ba, ito taas. Yung sa baba, pag inano mo daw yun, inalis mo, diyan mag-uumpisa naman. Maramdaman mo yun. Saka ka magpaiyak. Mukhang totoo. Kanina wala eh. Pero try nyo na, hindi nyo nga muna gugupitin yung part ng pwet. Para, ayun. Ayan na, masakit na sa mata. Thank you.
means mabuti yung sibuyas para maipasok natin mamaya sa loob ng chan ng fish. Nahalong-halo kasama yung kamatis. By the way, I'm making pinaputo, sa maral. Hindi ko sa maral, kitang pala siya. Kitang pinaputok sa dahon ng saging. Pero hindi nga kasi pumutok yung dahon ng saging. Diba tayong saging na dahon ng saging. Means the garlic. Okay, it's done. Lagyan niyo dito. Sakit sa mata yung sibuyas. Totoo nga yata yun. Kasi ginupit ko yung pata. Okay, means mabuti din yung kamatis. Just like what we did sa ating onion. Alright, just like so. Okay. Dadagdagan ulit natin siya na toyo naman. Tantiometer lang mga folks. Just like nilinis ang kamay ko ah, syempre. Mga dalawang tablespoons. And then mash para mag-incorporate yung lasa doon sa mga ingredients. And put a little bit of oil. This is coconut oil. Binili sa SNR. Malaki to eh. Tinransfer ko lang dito sa lalagyan. Just like a little bit more. Kasi hindi naman siya bad. Wala siyang cholesterol itong oil na to. Okay. Mash ulit. This will prevent the fish from sticking. So, kukuha lang muna ako ng lalagyanan. Eto na siya. Start na tayo mag-stuff ng fish. So, i-stuff na natin yung fish. Busugin natin. Busugin mo, siksikin mo mabuti. Siksikin mo hanggang kaya na i-take. Hanggang doon sa may ulo para may lasa din yung ulo. Okay? Then set it aside. Get another fish. And repeat the procedure. Busugin. Okay, hanggang sa may ulo, busugin. Lalagay natin sila isa-isa. Hindi ko na sila babalutin just like what I have planned. Kasi quarantine nga tayo eh.
kaya wala talaga yung mga kailangan natin, hindi kumpleto, hindi makabili. Okay, so ilagay lang yung remaining. Na yun. Salang na natin siya sa apoy. Putin! Okay, tatakpan natin siya. Lalagyan natin. Okay, we will just leave it there mga 5 minutes. Makikita naman natin kung mamaya ano, nakukulo. Ganun. Okay. Ito siya. Nangalabili siya. Ang sarap ng amoy. So, after mga 30 minutes, check nyo siya. Naglulugo na rin tayo na ating sinay. Pagkatapos ng mga 15 minutes, pwede na siya kasi isda naman niya, madali na siyang lumambot. Turn it off na. Okay, so we're ready. Pagka naluto na yung kanin, kain na tayo. Right? So mga ka-journey, dito na natin tatapusin ng vlog na ito. Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa araw na ito. I hope natutunan niyo yung simpleng recipe ng fish. Alam ko, lagi ko sinasabi, happiness is a choice and it's not easier during this pandemic period. But still, kailangan pa paglabanan natin ito. So if you're new to my channel, please don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, share, like, comment, and mabuhay tayong lahat. Hanggang sa muling pagkikita. Bye-bye!